Magandang araw. Ang ating paksa ay ang pagsulat ng iba't ibang uri ng paglalagom, ang pagsulat ng abstract, bio note at synopsis o buod. Bigyan natin ng pahapyaw na description kung ano ba ang abstract, ang bio note at buod o synopsis. Ang abstract ay isang uri ito ng pasulat na ginagamit sa mga akademikong papel tulad ng thesis, papel siyentipiko at teknikal, lecture at mga report. Kadalasan natatagpuan ito sa simulang bahagi ng akademikong papel. Ang ikalawa ay ang buod o synopsis. Ito naman ay isang uri ng lagom na kalimitang ginagamit sa mga kwento, salaysay, yung mga tekstong naratibo. At ang bio note ay isang uri naman ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal na profile ng isang tao. Mag-focus muna tayo sa abstract. Ang abstract ay nagmula sa salitang Latina abstractum nang ibig sabihin sa Ingles ay drawn away or extract from. Kaya nga ito ay kumbaga pasilip doon sa nilalaman ng akademikong papel kasi extract from the readings, extract from the articles. Kasabay din ito, binubuod ng abstract ang mga artikulo kaya naman kasama na rin yung buong bahagi ng akademikong papel. Pinapaalam ng abstract sa mga mambabasa kung tungkol saan ba yung artikulo o tungkol saan ba yung ulat o yung report, no? Maging ang mga pananaliksik o kung ano pa man akademikong papel yan. Maituturing na tip of the iceberg ang isang saliksik kasi ito yung nasa pinakaunahan ng mga akademikong papel na nagpapakita ng kalaliman ng papel. Kumbaga, ito ay pasilip nga lang doon sa malalim na bahagi ng artikulo o ng ulat. Ang abstract ay naglalaman ng kaligiran ng pag-aaral, saklaw, pamaraang gamit, resulta at konklusyon. Yung buong bahagi ng pananaliksik o ng isang artikulo ay nandoon sa abstract pero maikli lamang. No, pahapyaw nga lang eh. May dalawang uri ang abstract. Isang deskriptibo at informatibo. Anong pinagkaiba? Ang deskriptibong abstract ay may pangunahing ideya. Ang nilalaman ay kaligiran, ang layunin at tuon ng papel o kaya ng artikulo. Sa pananaliksik, hindi na sinasama yung metodolohiya sa deskriptibo. Kadalasan gumagamit ng mga ganito ay yung nasa larangan ng humanidades, agham panlipunan at syempre sanaysay sa psikolohiya. Sa kabilang dako, ang impormatibong abstract ay mahalaga ang ideya tulad din naman ng deskriptibo. Ano? Ang nilalaman ay kaligiran, layunin, tuon. Dito, kasama ang metodolohiya o ang pamamaraan, maging ang resulta at konklusyon. Maikli lamang ang isang impormatibong abstract. Karaniwan, 10 bahagdan lamang ang haba, no? Kaysa doon sa buong papel. Ang larangan na kadalasang gumagamit ng mga ganitong abstract ay sa agham o kaya naman inhinyeria. Okay? Gayun din yung mga report sa psikolohiya. Sa pagsulat ng abstract, meron tayong mga hakbang na sinusunod. Una, syempre babasahin mo muna yung buong akademikong papel na susulatan mo. Kailangan alam mo yung bawat bahagi. Dapat alam mo kung tungkol saan iyan. Kasi kapag nagkamali ka, malamang sa malamang, hindi magiging tumpak yung gawa mo. Isulat mo muna yung unang draft ng papel, ha? Isulat muna yon. Siyempre, irerevisa ang unang draft kung na-check na. I-proofread mo yung pinal na kopya para masigurado na mahusay ang iyong abstract.
Ang isang mahusay na abstract ay kinakailangang binubuo ng 200 hanggang 250 salita. Maikli lamang, no? Gumagamit din ng simpleng pangungusap para mas maunawaan agad ng mambabasa. Siyempre, kumpleto dapat ang bahagi. Kailangan bilang mo yung mga salitang gagamitin mo. At yun na nga, kinakailangang nauunawaan. Kaya nga bawal ang paligoy, ligoy. Narito ang isang halimbawa ng isang abstract. Basahin ninyo sa mata ninyo yan. Yan. Hindi ko na babasahin sapagkat alam ko naman na lahat kayo ay marunong namang magbasa. Suriin ninyo at ilagay kung ano yung mga mali na baybay, ano yung mga mali na salita, mali na struktura ng pangungusap. Dumako tayo sa pagsulat ng synopsis o ng buod. Ito ay isang talata o kaya naman ilang pangungusap lamang na nagbubuod ng buong istorya. Hindi lang istorya, kasama na rin yung mga kwento, no? Mga ibang talata. Siyempre, mas gusto, no? Ng manunulat na mapadali yung pag-unawa mo sa seleksyon o sa akdang binabasa mo. Kaya payak lang yung mga salitang ginagamit. Madaling maunawaan. Hindi rin sinasamahan ng sariling pananaw ang isang buod. Kumbaga, kung ano yung nilalaman ng talata, yun na yun. Halimbawa, ang istorya ay nagkatuluyan ng magkasintahan. Nakalagay sa dulo ng buod mo. Nakalagay doon, nagkatuluyan sina Berto at si Nena. Sana all. May sana all pa sa dulo. Hindi kinakailangan ng sarili mong pananaw. Hindi kailangan ng komento mo sa dulo. Kasi nga, ang mahalaga ay yung diwa ng buong istorya, ng buong seleksyon. At syempre, objektibo ang pagbubukod. Narito ang isang halimbawa ng isang sinopsis sa buod ng Akdang Walang Sugat ni Severino Reyes. Yan. Kung mapapansin ninyo, sa buod na ito, nalaman natin kung sino-sino yung mga tauhan, nalaman natin kung ano ang simula, ano ang mga tunggalian, at siyempre, ano ang naging wakas ng istorya. Alam agad natin, no, kung tungkol saan. Dahil dito sa buod at siyempre dahil sa mga payak na salita na ginamit. Ang huli ay ang pagsulat ng bio note. Ang bio ay galing sa salitang Griego ng ibig sabihin ay buhay. Gayon din naman ang graphia ng ibig sabihin naman ay tala. Ibig sabihin, tala ng buhay. Magkaiba ang talang buhay at tala ng buhay, ha? Yan. Maikli at siksik lang itong bio note. Sobrang informatibo tungkol lang sa isang individual at maaaring gamiting marketing tool. Nasa pangatlong panauhan ang pananaw na ginagamit. Hindi ka gumagamit ng ako, ikaw, hindi. Nasa laging pangatlong panauhan, pangalan ng individual. Tulad ng sinabi ko, magkaibang autobiography at bio note. Kasi ang autobiography, detalyado. No, sobrang detalyado at mas mahaba. Siyempre, iba rin yung bio data, iba rin yung curriculum vitae. Ang isang mahusay na bio note ay may mga sumusunod na katangian. Siyempre, maikli lamang gumagamit ng pangatlong panauhang pananaw. Siyempre, kinikilala ng mambabasa ang manunulat o yung iyong individual. Gumagamit din ng baliktad na tatsulok, yung inverted pyramid. Nagsisimula sa pinakamahalagang detalye hanggang doon sa hindi naman masyadong mahalaga. Nakatuon
sa kasanayan o katangian na higit na magpapakilala sa iyong target na individual. Binabanggit din ang degree kung kailangan kung ano yung tinapos ng individual. Naging matapat dapat ang nanunulat sa pagbahagi ng impormasyon sa bahinod. Hindi dapat bias, no? Narito ang isang halimbawa ng bio note na tungkol kay Ginang Alma M. Daya. Kung mapapansin dito, sinabi rito ang degree niya ng pagtatapos, yung mga natapos ng kurso ay nariyan, ang kanyang mga kasanayan, kanyang mga naging trabaho ay nariyan din. Nakilala rin natin siya hindi lang bilang guro, coordinator, o homeroom chairman kasi dito ay isinalaysay din na siya ay isang ina, siya ay accreditor, ayan, sinabi riyan. Ngayon, kung meron mang katanungan na ipagbigay alam sa akin. Maraming salamat, nawa ay may natutuhan hanggang sa muli.